ng jungle ng kalaban, pero mukhang imbis na paggugulo ay pagtutulong ang gagawin ng RSG para bumilis ang pag-clear ni Demon Kite. Back to the game we go. It's 2 minutes 30. Wala pa rin first blood. Ngayon, for the side of Ren, kahit pa paano si Few dito is at level 5 na. Well, in terms of passive talaga kasi, mauuna talaga yung levels dito ng isang Valentina up against dun sa mga katapat niya unless bigyan mo ng tamang pressure yung Valentina in the early stages of the game. Kakain ba yung movement, by the way, pero sumipa na si Light. Yeah, that's going to be a kick. And the knock-ups are there. Si Aqua dito naglatag na ng real world manipulation, pero kung mapapansin mo, na sobrang bilis nga si Pandora nakapunta. Pero that is still going to be a 1-for-1 trade para sa both teams. Few for Light, mukhang yung mga playmakers ng Bren at RSG Philippines ang magbabayad ng presyo. Pero doon sa baba, Eman makakapag-BMI palayo at ito yung nagbibigay sa Claude ng napaka-safe na lane. Speaking of Claude, talagang sasamahan na siya dito ni Light from time to time para hindi na rin magkaroon agad ng opportunity for Bren Esports to have that gang. So yung mga gantong klaseng moments na may team na laging nasa may bottom lane tapos walang conversion, walang kuha ng objective, possible magkaroon ng change doon sa top lane. At si Pandora, ang nabigyan dito sa may taas, Nats and Demon Kite. Ito talaga yung nagiging pattern nila kapag pinanood nyo ibang games ng RG Philippines. Para sa kanila, kailangan nila ipapanalo talaga si Nats. At dahil pag nananalo si Nat sa kanyang lane, nagiging mahirap din para sa kalaban nilang team na patayin ang kanilang zoner na talaga namang sobrang tapang. I think in one of the mic checks na meron ng RSG Philippines, yung content nila, si Nats ganito siya mag-shot ko lang, tipo, sige, pagkukumpul-kumpulin ko yan. Gumagano'n siya. So kailangan muna nilang paangatin yung confidence ni Nats para marinig nila ulit yung kumpul-kumpul na yan with that Esmeralda. And yes, parang nga nangyari dito is more on traits ang gusto ng ating mga teams. Real world manipulation, nagkabigayan na, and Few gets called out. Yung Electo final blow, binuto na ni Pandora, and that's going to be Aqua dealing as much damage as possible. Ooh. Si Light doon ay hindi mahuhuli dahil yung shun po niya is at the perfect direction para makatakas. Kahapon pa ginagawa ni Light yung mga ganitong klaseng play, yung binibait out niya, yung maraming abilities at makakatakas with less than 100 HP. Grabe naman yun, yung pang daredevil talaga. Oo, yung galawan. Malaking factor talaga yung shoot po. Actually, pwede niya rin yung panghuli against Ogwen. Yung nakaabang siya with a circling eagle, tapos yung pala meron siyang shun po na bit-bit. So makikita natin ngayon para sa RSG, Eman ay possible na mag-double lane from time to time. Talagang ginagamit lang yung ginagamit ni Demon Kite and Light yung vision or yung kanilang pinupuntahan para malaman ni Eman kung may kalaban ba from Bren Esports. So medyo mabagal yung location from our teams. A very silent game. 5 minutes in, 3 kills pa lang, pero may kalamangan ng RSG Philippines. 1,000 gold lead. Hindi pa naman ganun kalaki, pero medyo mararamdaman mo na yan in the next big team fight. Tignan natin ang mga items, Chantel. Meron na bang nakakuha ng core item nila? Well, yung mga marksman natin, meron ng first. Pero take note of the Genius Wand para dito kay Demon Kite. So, medyo chapsu yung binil dito ni Kaltizi. Mas kailangan niya mabuo yung mga passive from time to time. Pero yung kahit yung pang spell vamp, yung mini spell vamp for Demon Kite, malaking factor siya up against Bren Esports. And Way of the Dragon ang galing kay Light. Real world manipulation, nilatag na sila. Eman dito nag-aabon. And Demon Kite with the enhanced chain. Pero hindi yun magmamatter kasi tatakbo na yung side ng Bren Esports, hindi na nila ipipilit. And that's going to be a kill and a turret para sa side ng RSG. Malaking chance na makuha na rin ang RSG ang turtle dahil nabawasan nila ang isa, pero buhay na rin naman si Ogwen. Uunahan na lang nila sa pwesto. Pandora barely takes that enhanced chains knockup. Si Kyle TZ naman ata ang target nila. RSG with prime position on this turtle. Few with the knockup. And parang napuwersa ata doon yung side ng Bren Esports na humarap, pero hindi ko din alam kung bakit nila ginawa yon. Ogwen and Few nahuli na, pero sabi ni Super Marco dito, ako muna ang bahala. The ultimates are coming in. Si Pandora dito with the Electo final blow. Ang ganda ng pagkaka-place. It really stopped yung mga members ng RSG Philippines para mag-chase further. It's a 2-for-1. RSG Philippines though, na-secure nila ang second turtle of the game. Objective control is real.
For RSG Philippines, maganda yung setup with that Jeet Kune Do knock-up from Light. After nun, pwede pa niyang mas pigilan with the Way of the Dragon. Also, yung crowd control from Demon Kite. So, para nagpapatong-patong yung mga pwede na ibitaw. At mas nagiging maganda pa na mag billboard manipulation dito si Aqua kasi nasa-slow niya yung mga players na gustong pumasok from Bren Esports. Unti-unti nang lumalaki ang gold lead ng RSG Philippines dito from 1K to 3K. Chance, yes, continue your point. Well, for Bren Esports, yes, nakakapag-deal sila ng damage against RSG. Pero hindi pa natin nakikita yung Circling Eagle against Aqua dito from Owen. Back and forth ang habulan. Pero si Light kanina pa nakakahanap ng mga perfect na Wave the Dragon na talaga nagbibigay sa kanila ng certain amount of advantage in terms of positioning pagsimula ng mga clash. 50 seconds, still the next Lord. At kung titignan nyo na yung ginagawa ng mga XP laners natin, it's the battle of the cut minions. Kasi nga naman, ganyan talaga yung binibigyan nila ng importansya. Pandora, Electo Final Blow. Ginagawa niya kanina ni Nats. Pero kasi yung Way of the Dragon, lagi silang nauunahan eh. Oh, tsaka sakto pa, ang ginagawa ni Light, pag meron siyang flicker, parang instant kill na agad, ready din yung side ng RSG. Again, afternoon may follow-up pa kasi na crowd control from Demon Kite now at 204 at tuloy-tuloy lang. Woo! Ang pag-perform ni Eman. And Eye for an Eye, Petrify, ang daming stun na tumama doon kay Demon Kite. Na-take down siya, 9 seconds, still the next Lord. At si Pandora ay tumatakbo, hinahabol siya dito ni Nats. And talagang sinigzag, kinross over. Lahat na. Ankle Breakers. Ankle Breaker, Pandora with the play for an eye, to, eye for an eye. At yung 3K gold ay, lead, na naging 2-5. Oh no, another play. Light gets one. The Light, habang talagang madilim ang mga pangyayari para sa side ng RG Philippines, titignan natin talagang Bren Esports na yung nasa prime position para i-secure yung Lord na iyon. Pero dahil nga nasipan ni Light si Kyle Tizzy, mapipilitan mag-back off muna ang side ng Bren at sila naman ngayon ang nakapupwesto para ma-secure yung objective. Oh, gamit na gamit talaga ni Light yung mga boss. Imagine, shun po lang siya tapos diretso sipa against the players of Bren Esports. So right now, makikita natin na RSG kahit yung mga pwedeng pagkuhanan ng jungle ng mga players ng Bren ay hindi na nila binibigyan ng opportunity at talagang medyo mahihirapan si Super Marco dahil tatargetin na rin siya ni Nats. Naku, si Nats, tinarget na niya, deny pa nga. Ginamit na din yung ultimate para makaalis lang. E tignan mo yung yakap na ginagawa dito ni Nats. Kumbaga parang talagang ginagawa niyang anak si Super Marco. Kumbaga sinasamahan niya sa school. Oh, ito ha, ito yung ano mo, good morning towel mo sa likod. Sa kanlungan na, galingan mo ha. Sa kanlungan ni Esmeralda. Literal na ginagawa talagang anak kasi talagang sinusundan niya. Sinusundan niya madalas pero Kyle Tizzy, nasipa siya paharap. Aqua with the real world manipulation and Ogwen ang unang tutumba. Pandora. Pero Electo Final Blow ng si Pandora sa gitna ng madaming tao. Eye for an eye para makaalis. At hindi na ipipilit ng side ng RSG. This is turning out to be a one-way blowout para sa side ng RSG. Yung Raiders dito, talaga kinakatok na nila yung pintuan ng side ng Bren Esports. At habang kinakatok nila ang pintuan ng Bren Esports, sumalaki na rin ang kanilang gold lead. Natunaw man ang Lord doon sa taas. Ang dami nang nakuha ng Raiders sa kanilang unang pag-push with the Lord. Reset muna ang kanilang call. 5 turrets to none. 2 turtles to none. 1 Lord to none. Speaking of that, Aqua right now is already at 2-0-5. Kanina nasira nila yung mid lane dahil yon sa paggamit niya ng real world manipulation. Enchanted Talisman, pero wait lang. Nahuli si Pew. What a phenomenal performance coming up from Light. Grabe yung mga sipa niya dito. Grabe yung ino-offer niya sa side ng RSG. Dumarating na nga tayo sa point na parang lahat ng mga members ng RSG na lahat na, ng Bren Esports rather, nalatag niya na. At ito na nga si Nats na. Hanap pa niya si Pandora. Mabubuhay nga ba Benny dito? That's another kill for RSG Philippines. Itutuloy ata nila ang siege. Pero mukhang magnanakaw na lamang ng purple. At oo, feeling ko nga nasipa na lahat ni Light dito. O parang papasok pa ulit anytime. Tignan mo naman yung ano confidence ng isang Light. 0-1-7, one time lang siya namatay. Pero grabe yung mga pwestuhan niya. Nasa gitna siya ng tatlong tao, apat na tao, limang tao. Pero nahahanap niya pa rin yung right
target, yung real world manipulation dito na pwedeng agawin sana ni Valentina, hindi niya ma-pull off at hindi makahanap si Few ng tamang pwesto para i-control yung laban para sa teammates niya. Bren struggling right now as the Luminous Lord will be spawning 10 seconds. Isang inhibitor turret lang nakuha ng RSG Philippines with an 8K gold lead 12 minutes in. Magiging mahirap to for Bren Esports, pero ano bang pwede nilang gawin para makapag-contest ng Lord? Well, for Bren Esports, pwede nga kung... Actually, pwede muna sila mag-focus on taking other turrets against RSG Philippines. Kailangan nilang paangatin yung kanilang minion wave. Pero pakaano nga naman, sinats lagi ang naka-front. Hindi advisable for them to contest, pero pwede naman kapag ka nakuha nila yung perfect position for them. Pandora nakatakas with an eye for an eye at si Light. Napaka-aggressive talaga ng mga pwestuhan niya dito. Bren Esports, talagang yung Lord din ay nandun na sa may baba, nagmamarcha na. At unti-unti na dito magkakaroon ng pagtulak ang side ng RSG para lahat ng waves ay i-make sure nila na pupunta sa side ng Bren. Medyo mahirap pa na dumepensa para ngayon sa Bren dahil ang ginamit ni Few with the IMU is yung Sipa. So wala sila ditong AOE damage. Si Nats, nagbato ng Falling Star Moon, nandun yung chain, pero the 3-man knock-up, si Ogwen ay tutumba, KLTC lumalaban, at si Pandora, hinahabol nila. And that's going to be Aqua going down, Super Marco dito with the damage output, at yung Lord hindi nila napansin, pero ma-defend nila yung kanilang base for now, RSG Philippines. And nagkaroon sila ng onting laps doon sa mga kanilang vision. Yep. Medyo nag-tunnel vision sila doon sa mga heroes at hindi nila napansin na nandun pa pala si KLTZ at si Pandora na ready silang i-intercept. Alam mo, parang nangyayari ngayon na for Bren Esports, medyo hindi nila nasisilip yung mga bosses. Masyado nilang iniisip kung paano sila makakapag-setup ng play. Yun naman yung kinakapitalize ng RSG. Now, looking at the items, yes, meron ng item dito si Super Marco, although importante na magkaroon din siya ng immortality anytime or other item like Malefic Roar or Haas Claws para makapag-free hit siya against RSG Philippines. Even after a good setup coming in from Light, nahanapan pa rin ang paraan ng Bren Esports. They cut the lead from 9K to just 8K. Malaki pa rin ang lead ng RSG Philippines. Pero syempre, hindi mo na gustong ulit magkamali ng ganun klase as Lord will be spawning 70 seconds from now. Kinokontrol nila ang mga wave at ninanakaw nila ang mga maliliit na objectives around the map, making sure na nakukulong sa loob ng sarili nilang base ang Bren Esports. Isang minuto pa ang aantayin nila para sa sunod na Lord. Sobrang hapdi dito kahit yung Void Crystal yep. na lang ni Aqua, yung buhay doon ni Pandora para nabawasan ata ng 1/4 at doon pa lang yun sa may Void Crystal, hindi pa niya nalalagyan yun ng first skill. Oo, kasi yung glowing one niya parang 3 seconds pang magbo-burn yung ibang players. So for RSG talagang spam lang sila ng spam ng skills. Ngayon nabanggit natin kanina na ang kinuha ni Few is the ultimate of Cho. Pwede ang target nila is Eman, pwede din na si Aqua, lalong-lalo na meron naman siyang taunt skill. So kailangan nilang initiation, meron silang pang cancel with that circling eagle. Kailangan lang na magkaroon ng connection from Few Ogwen setup. Nakanakaw pa ng purple buff RSG Philippines. Talagang pinipwersa na nila ang mga sarili nila sa loob ng side ng Bren Esports. Malapit na rin naman lumabas yung Lord. Time flies talaga if RSG Philippines ka dahil naghihirapan ang Bren Esports sa pagdepensa ng kanilang sariling base. Pero si Super Marco 202 hindi pa rin namamatay. Ito ang pag-asa nila, Shantz. Oh, kailangan talaga nila ng magandang positioning para kay Super Marco. Again, for RSG Philippines, maganda yung positioning ni Light. Yun naman ang kailangang bantayan din at hanapin ni Ogwen. Merong pwedeng added na crowd control from Few. Pwede nilang hanapin si Aqua, pero grabe yung position ni Aqua. Talagang tagong-tago. Look at that, slow. At as KLTZ ang kanilang mabibigyan. Art of Fevery, Void Crystal, natamaan siya nun lahat. At ngayon, yung buhay ng Lord ay nasa 10,000 na lang. May red rebattle ba na magaganap? That's going to be Light. Going in for KLTZ, the Way of the Dragon and Super Marco dito. Ooh! Wala na siyang Wind of Nature. Tutumba din dito, mga kaibigan. Si Super Marco, si Ogwen, si Eman ay buhay pa. Si Aqua nabigyan, pero si KLTZ nasa gitna ng dalawang members. Make that three! KLTZ ginagamit yung kanyang Shadow Form para maka-aless and Julian gets the job done. Triple kill para side ng RSG Philippines. Specifically kay Demon Kite, may corrosion site dito si Eman. And this is the time, ladies and gentlemen, para talagang tapusin na ng RSG as Pandora goes down at Team Wipe. Game number 2, match point,
para sa side ng Bre at ng RSG.